的路有那么宽，还比擦还比擦，什么哈巴乌巴的你。Kulong dito, Pantas. Kung gusto kong traidorin ang lahi ko, na gaya ng sinasabi mo, wala ako dito ngayon, Pantas. Wala ako dito. Minsan mo na itong ginawa? Na pinagbayaran ko na. Pinagbayaran ng lungkot, pinagbayaran ng luha. Sandali lang naman ito, Bokong Liwayway. Habang nandito si Pedro Pinduko, sana maunawaan mo kami. Pantas! Pantas! Pinimatay po, Mahal na Reyna. Huwag natakot sa amin. Ba't di kayo nagpakilala? Tumako po agad siya eh. Pero buhay pa naman siya. Sige na. Ako na muna magbabantay sa kanya hanggang magkamalay. Magtago na muna kayo. Baka himatayin ulit siya sa takot. Anghel ka ba? Nasa langit na ba ako? Mga engkanto! May mga engkanto sa lugar na to! Hinabol nila ako kanina! Bakit? Sinaktan ka ba nila? Hindi. Hindi sila nananakit. Mababait sila. Kilala mo sila? Oo. Isa ako sa kanila. Joke? Ang ganda-ganda mo eh. Engkantada din ako. Nandito ka sa Floreshka. Ang mundo ng mabubuting engkanto. Ako nga pala si Hias. Lahat ba ng diwata dito kasing gaganda mo? Bakit?
kasi mga una ko nakasalubong. Nakakatakot. Parang hindi gagawa ng mabuti. Yun ba ang basehan mo sa pagiging masama o mabuti? Ang itsura? Hindi naman sa ganun. Nabigla lang. Hindi porket pangit ang isang nilalang. Eh nangangahulog ang masama ito, Pedro. Kung sa bagay, tama ka dun, Miss Yes. Miss Yes na lang tawag sa'yo, ah. Alam mo kasi sa amin, ang dami magagandang babae. Kaya lang, ang sasama ng ugali nila. Sana pagpasensya na lang ako ng mga nakasalubong ko kanina. Dapat sa kanila mo sabihin yan. Pedro! 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 Alam na ba niya kung bakit siya nandito? Hindi pa. Pero sinabi ko na kung nasaan siya. Pinagkamalan niya pa akong isa sa mga diwata. Huwag kang mag-alala, mahal na rin. Itatama natin sa pagising niya. Huwag. Hindi na kailangan. Paninindigan kong isa akong pangkaraniwang diwata sa pagkakaalam niya. Bakit ho, mahal na rin? May binabalak ako. Mula ngayon, habang nandito pa sa atin si Pedro Penduko, at habang hindi pa siya nagtatagumpay sa misyon niya, wala munang tatawag na Reyna Hiyas sa akin. Hindi niya dapat malaman na ako ang Reyna ng Floreshka. Dapat isipin niya, isa lang ako sa mga lambana. Bakit po Reyna Hiyas? Dahil inakala niyang isa akong ordinaryong lambana. Kaya agad siya nagtiwala sa akin. Kailangan ko ang tiwala niya para mas lalo siyang makipagtulungan sa akin. At sino naman po ang magkukunwa ring Reyna? Si Maritit. Mula ngayon hanggang magtagumpay si Pedro Penduko sa misyon niya, tatawagin niyo siyang Reyna Maritit. Anong nangyari? Ibig sabihin, lumaki ka at ako lumiit? Hindi ka lumiit. Ikaw naman, oh. Kasi kami mga lambana, dito sa kalian ng Floreshka, normal size kami. Tapos, kung pupunta kami sa mundo nyo, it's our choice kung liliit kami or normal size. Bakit? Aba ma, nature namin. Para namang kunestyon mo kung bakit walang legs ang snakes. Bukit mo talaga. I like you. Salamat. Gising ka na. Andito na ang mahal na Reynang Marikit. Kayo ang Reyna? Parang kamukha niyo yung isang lambana laging kasakasama ni Maalindog. Sa insulto ang ikumpara ang mahal na Reyna sa isang lambana. Pasensya na po. Maliliit po kasi mga lambana, baka naduling lang po. Pasensya na po, tao lang. Dinala ka namin dito para ihanda ka na iligtas ang tatay mo. Yun nga po sana gusto ko sabihin eh. Gusto ko po sana mag-back out. Baka po pwedeng umuwi na lang ako. Bakit? Hahayaan mo bang tuloy ang mawala ang tatay mo dahil lang naduduwag ka? Kaya na magagawa ko. Sabi niyo, kinakailangan ko lang makuha yung mutya. Magiging Superman na ako. Nangyari ba? Lumakas ba ako? Bumilis ba ako? Nakalipad ba ako? Hindi. Ang nagawa lang sa akin ng mutya ay makakita ng mga maligno na hindi nakikita ng mga normal na tao. Kapangyarihan ba yun? Hindi mo pa kasi alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mutya. Pag naikabit na ang pitong talulot ng baghari sa mutya. As in the seven petals of the rainbow. Ay mapupunta sa nagmamay-ari ng mutya ang pitong kapangyarihan. Pitong kapangyarihan? Saan ako na ipapaliwanag? Kailangan mo munang ilawa ang mutya para maikabit ang pitong talulot ng bahaghari. Wala eh!
kakabitan ng dagdag kapangyarihan ang mutya para masimulan mo na ang pagligtas kay Juan Penduko. Tanong ko lang, bakit gano'n na lang ang concern niyo para mailigtas ko ang tatay ko? Dahil kaibigan namin ang tatay mo. Dahil sa panggagamot niya sa mga nagkakasakit, nakakagawa ng mamasa sa mga ikanto na nagkataon ng kalaban din namin. Pagmasdan mo ang paligid, Pedro. Dalawang kulay na ang nawawala. Kagagawa niya ng mga dalakit nun. Gusto nilang alisin ang buhay ng Floreshka sa pamamagitan ng pagtanggal ng kulay. Si Juan lang ang makakapigil nito. Kaya kinakailangan natin mabawi siya mula sa kanila. Bakit hindi kayo magligtas sa tatay ko? Total, kaibigan niyo naman siya eh. Tsaka makapangyarihan kayo. Ang makakatalo lang sa dalakit noon ay ang kadugo. Lalo na yung anak na dinukot sa tulong ng mutya. Para mawala yung alinlangan mo, Pedro, panoorin mo kung paano dinukot si Juan Penduko. Sinusundo ka! Hindi ba sinabi ko sa inyo? Hindi ako interesado sa inaalok niyo. May pamilya ako. Sama mo ang pamilya mo! Hindi. Pasensya na. Huling pakausap na tawan. Huling pakikapag-usap ko na rin sa inyo. Kapag kinait niyo ako muli, tatablahin ko na kayo. Naglolokohan ba tayo? 7 taon na ako na mawala ang tatay ko. Wala akong natatanda mga ganyang pangyayari. Manood ka muna. Antayin mo ang susunod na mangyayari. Tapo mo ang bertud! Kung hindi, hindi ko na makikita anak mo! Tay! Huwag! Sige! Sige! Gusto ko na ako! Nasama na ako sa inyo! Nakakulong ngayon ang tatay. Pag natapos ang taon na ito at di pa siya pumapayag, papatayin ng mga dalakit noon si Juan. Nasa mga kamay mo ang kaligtasan ng iyong ama, Pedro Penduko. Malapit nang matapos ang taon, ilang buwan na lang. Kaya kinakailangan mong kumilos. Sandali. Nadukot ang tatay ko sa kagubatan na galing siya dito, tama? Oo. Bakit siya galing dito? Anong ginagawa niya dito? Sa hardin ng Floresca niya kinukuha ang mga halaman para sa panggagamot niya. At bilang kaibigan, hinahayaan namin siya. Maririnig niyo ba yung kanta? Pamilyar sa akin yung kantang yun, ah. Lagi yung kinakanta ng tatay ko sa akin nung bata pa ako. Sino yung kumakanta? Bakit niya alam ang kanta ng tatay ko?
Kanta yun ang mga engkantado rito. Narinig siguro yan ng tatay mo nung nandito siya. Kaya niya alam. Pwede ko ba siya makilala? Gusto ka niyang makita. Pumayag ang Reyna at pababa na sila. Huwag ka lang magkakamali na magsabi ng kahit anong himbagay na hindi mo dapat sabihin. Nakakaintindihan ba tayo buong yung way-way? Naiintindihan ko. Siya ang kumakanta. Sibukang liwayway. Pedro Penduko. Maaari ko ba siyang mayakap? Sige. Bakit ho kayo umiiyak? Sa tuwa. Naiiyak ako sa tuwa. Natutuwa ako na ililigtas mo ang tatay mo. Pati na ang buong Floresca. Mabait kang bata. Mag-iingat ka. Salamat po. Bakit po siya nakakulong? Nagkamali siya nilikado sa isa sa mga piging dito. Maraming nagkasakit. Isang di sinasadyang pagkakamali. Ikinalulungkot ko rin yan. Mabait po siya. Baka pwede na po siya ng palayain. Hindi. Pwede. Oo, Pantas. Maari na siyang palayain. Maraming salamat, mahal na Reyna. Maraming salamat, Pedro. Wala akong anuman. Alam mo nang yakapin ako kanina ni Bukang Liwayway? Parang ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. Parang hindi ko mapaliwanag. Mabait lang talaga kasi si Bukang Liwayway. Nagkamali lang ng hindi sinasadya, kaya naparusahan. Pero bilib din ako sa'yo, no? Ang lakas mo sa Reyna ninyo. Ha? Hindi. Pahamboy ka pa eh. Kitang-kita ko kanina nung pasimple mong tinitigyan yung Reyna ninyo para palayain si Bukang Liwayway. Yun? Mabait lang talaga kasi sa akin ang Reyna Marikit. Eh, kahit naman sino siguro, babait dahil sa'yo eh. Magbibigay sa iyo ng kakaibang kapangyarihan. Pag ginamit mo ang asul, kakayanin mo tumunan kahit gaano kataas. Kapag ginamit mo ang kahel, ito magbibigay sa iyo ng kakaibang tibay at tatag. Wala naman ang huwag
nagbigay sa'yo ng di maipaliwanag na lakas. Ang bilat ang talulot naman ang magbibigay sa'yo ng walang sukat na bilis. Pwede naman ang magbibigay sa'yo ng kakaibang liksi. Liksing masahol pa sa isang pusa. At ang indigo naman ang magbibigay sa'yo ng walang kapantay na talas ng pakiramdam. Pag ginamit mo to, kahit hindi mo makita, matutukoy mo ang kaaway mo. Okay naman pala eh. Bakit hindi nyo agad sinabi? Pwede na bang testingin tong pula? Di pwede. Etong green na lang. Ang ibig sabihin ng mahal na Reyna, kahit alin dyan, hindi pwedeng gamitin. Isang beses lang pwedeng gamitin ang isang kulay. Kapag kailangan na kailangan lang. Kaya tipirin mo ang kapangyarihan ng mutya. Andali lang, may kulang eh. Eh, itong dilaw para saan to? Yun yung good singing voice! Papatawa din namang kalbo. Totoo ang sinasabi ni Maalindog. Nagbibiro na rin siya, hindi na siya bato-bato. Pedro, hindi to oras para magbiro. Magandang boses, yan ang kapangyarihan ng dilaw na talulot. Ang gulo naman. Nabuhan ako eh. Pero, sige, okay na ako doon sa anim na nauna. Aking apo, naghahanap na rin pati mga pulis, pero wala, hindi makita. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Uuwi din si Pedro. Kinakailangan mong puntahan ang liblib na bayan ng San Nicolas sa Katimugaw. Pagpunta mo ron, hanapin mo ang isang babaeng nagnangalang Susan Nieva. Susan Nieva? Sino siya? Isa siya sa mga minsan na dinukot ng mga dalakit nun. Pero ibinalik. Ibinalik? Bakit ho siya binalik? Ganun sila. Nandudukot sila para gawing isa sa kanila. Asawahin, gawing utusan, at pag di nila nagustuhan, pinapatay. Pag siniswerte, pinabalik. May nakakabit yatang sumpa sa pamilya ko, Kadyo. Hindi naman ako siguro totoo yun. Paano mo maipaliliwanag ang pagiging lapitin at ang mga inkanto sa pamilya ko, Aber, Kadyo? Nung dalaga pa ako, mayroong inkantong ali-aligid sa akin. Pagkatapos kong manganak, ang aking anak na si Juan nagkaroon ng mga kaibigang inkanto. Tapos, nawala. Napatay. Pagkatapos naman ngayon, si Pedro nawawala din. Gagawa na naman ito ng mga
lintik na alinsyak ng mga engkanto na yan. Bakit pa kasi hindi pa sila magdahol-lahol sa mundong ito, ha? Bakit, Kadyo? Lasing na ho yata kayo. Nana Maria, tama na ho yan. Paano pag nakita ko na si Susan Nieva? Siya ang magtuturo sa'yo kung saan dalakit nandun ang ama mo. At paano makapasok doon. Dalakit? Lugar ng mga dalakit naman. Pag nakikita to ng mga tao, iniisip nila na malalaking puno lang to tulad ng puno ng kalumpang. Ang hindi ninyo alam, naglalaki ang mansyon to ng mga dalakit naman. Huwag kang mag-alala, Pedro. Hindi ka mag-isa sa iyong paglalakbay. Jojoin kami sa iyong hiyas! Talaga? Oo, para masaya. Tsaka para safe ka. Sigurado ka? Kasama mo ko? Kami ng dalawa, no? Tsaka teka, bakit parang kahiyas kila excited? Anong scientific explanation mo doon, ha? Pinatay nila. Ang apo ko. Pinatay nila. Si Pedro ko. Bakit hindi pa ako ang patayinin niyo? Kinuha niyo na rin lang ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Kunin na rin ninyo ako. Kunin na ninyo ako! Kunin niyo na rin ako. Kadyo. Gamit ito ng iyong ina bilang proteksyon tuwing lumalabas siya sa Floreshka. Magagamit mo rin to. Mag-ingat kayo sa labas. Hindi kayo pwedeng mapahamak. Pedro Pinduko. Mamalik ka. Ipangako mong babalik ang buhay. Apo, pangako po. Pedro, tayo na. Mag-iingat ka. Apo. Lola? Lola? Pedro? Lola? Ah! Ang apo ko! Ang apo ko! Minuhol ka ako ng apo ko! Huwag kang lalapit! Nalala ko sa nervyos! Huwag kang lalapit! Ricardo! Buhay po ko! Buhay po ko, Lola. Buhay ang apo ko. Buhay ang apo ko. Ay, salamat. Salamat, buhay. Buhay ang apo ko. Opo, Lola, buhay po. Buhay! Buhay ang apo ko. Saan ka ba nang galing ha, bata ka, ha? Ay, gulula naman ba ako nag-aalala sa'yo? Saan ka ba nang galing at hindi ka malang nagpapaalam sa akin, ha? Magpapaliwanag po, Lola. Sasagot-sagot ka pa, ano? Ray. Sa lahat ng mga ginawa kong pag-aalaga sa'yo, pagmamahal, pag-aaruga, ito ang gaganti mo sa akin, ha? Wala kang konsiderasyon, bata ka!
Mamamatay-matay kami dito sa pag-aalala sa iyo! Lola, makinig muna po kayo, magpapaliwanag ako. Paliwanag? May paliwanag ba sa pagkawala mo ng dalawang buwan? Kinuha kasi ako ng mga engkanto. Nagsimula ang lahat ng ito nung malunok ang mutya ng puso ng saging. Tapos bigla na lang ako dinala ng isang malaking buhawi. Sa kaharian ng Floreshka. Nagmamaganda ang Raquel na yan. Feeling niya isa siyang wife na kailangan pag-explain na ng husband kung saan siya galing. Ha? Ilusyonada! Selos ka lang. Hello! Di hamak na mas maganda naman ako sa kanya, no? Aminin mo, wala siyang ganda. Parang gusto din naman siya ni Pedro, oh. Hindi kaya! Pero alam mo, Your Highness, feeling ko, ikaw ang type niya, eh. Ikaw talaga? Wala nang laman yung isip mo kundi sino ang type nino. Meaning, di mo siya feel? Hindi ako nandito para makipagligawan. Kring! Wrong answer! Malindog, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang reyna ng Floreshka. Kring! Wrong answer po ulit, Your Highness. Hindi. Hindi ko siya type. Thank you! At least alam ko, isa na lang ang kaagaw ko. Her! Paniwalaan niyo po ako, Lola. Raquel! Tatawagin ko lang po si Mang Kadjo. Lola, dumaan lang po ako dito para paalam sa inyo na okay po ako. At para magpaalam po. Para hindi na rin po kayo mag-alala. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng mga kwento. Lola, kung gumagawa po ako ng kwento, wala po ako dito ngayon. Gusto mo lang akong iwan? Siguro, sawa ka na sa akin. Siguro hindi mo na ako mahal. Siguro ang tingin mo sa akin pabigat lang sa buhay mo. Lola, mahal na mahal ko po kayo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa akin. Kung gano'n, bakit? Kailangan mo pang mag-invento ng mga kung ano-ano mga kwento para makaalis ka lang. Hindi po ako nag-iimbento, Lola. Katunayan nga po, may pruweba ako eh. Kasama ko po ang mga lambana. Baka nakakalimutan mo, Pedro. Ikaw lang ang nakakakita sa amin. Hindi magpakita kayo para maniwala ang lola ko. Hi, Lola! Hi! Kamusta po kayo? Nana Maria, ano nangyari sa lola mo? Pinapaalis niya po kasi mga kasama ko lambana. Lambana? Opo, galing po kasi ako sa mundo ng mga engkanto. Tutulungan daw po nila ako para mailigtas ang tatay laban sa mga dalakit nun. Ano? Kaya nga po pupunta ako ng San Nicolas para iligtas po si tatay. Pedro, hindi ka alis. Kapag umalis ka, kalimutan mo na meron ka pang lola. Dahil hindi mo na ako makikita kahit kailan. Lola. Kinakabahan akong maalindog. Paano kung mapakiusapan si Pedro ng lola niya? Baka hindi siya sumama sa lakad natin. Kontrabida ever talaga yung old woman Lola Maria na yan, Your Highness. Hindi mo masisisi si Pedro. Lola niya na yan. Ang nag-aalaga sa kanya, nagpalaki at nagmamahal. Hi! Napakabait talaga ng Pedro, darling ko. Pero minsan, nagiging problem talaga ang pagiging kind.
kind and sensitive niya, di ba, Your Highness? Isipan na lang natin ang paraan para hindi magbago ang isip ni Pedro. Easy lang yan. Sabi nga sa padalastas ng ubo, pag plema ang dahilan ng pagkakaubo, alisin ang plema. Therefore, junggalin ang lola. Jujunggalin? Junggalin, as in, tanggalin! Nag-iisip ka ba? Larong hindi aalis si Pedro pag nawala ang lola niya. Okay, okay. Huwag iwala. Gawin na lang kaya nating... comatose. Ayan na, hindi na siya makakapigil niyan. Ganun pa din. Hindi pa rin aalis si Pedro pag nagkasakit ang lola niya. E pag sinama naman natin, excess baggage. Oh, how? Paano ba? How? And how? Oh, how? Alam ko na. Napagluto na po ang hapunan. Saan po ba kayo galing? Ay, nagpasama ako kay Kadyo sa bayan. Bumili ang lola mo ng tiket para sa'yo. Tiket po? Para po saan? Para sa pagpunta mo sa San Nicolas. Lola, nakaluto ka na ba? Sige na. Ipagkain mo na kami ng chokadyo mo at gutom na kami. Nasasaktan ka ni Magalusan. Sa tuwing nagkakasakit ka, itinatalangin ko sana lumipat na sa akin ang bawat sipon, lagnat, trangkaso na dumadapos sa'yo. O kung pwede lang, maramdaman ko ang hapdi kapag nasusugatan ka. Kaya lang, buhay na ng ama mo ang pinag-uusapan. Ayaw man kitang isugal. Pero nararamdaman ko na humihingi siya sa akin ng tulong mo. Na para bang ikaw lang maaaring makatulong sa kanya. Wala na akong magagawa ngayon kundi umasang tulong ng Diyos at kung sino pa mang maaaring makatulong sa iyo. Salamat po, Lola. Effective, my Queen Reina! Na-guilty ang Lola. Pagdating mo sa Santa Elena, may mga jeep doon papuntang San Nicolas. Doon ka magtanong ng direksyon. Mag-iingat ka. Po.
Siguruhin mo, babalik ka, Pedro. Pangako mo. Opo, Lola. Babalik po ako kasama na po ang tatay. Pangako po. Alagayo ako po. Kung hindi, titiris si Pino para mga kuto. Sino pong kausap niyo, Lola? Wala. Nagbibiro lang ako eh. Alis na po. Ingat ka, best friend na. Hindi ingat ako. Tama, walang nagdagat na. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalit sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang pananginip. Di na lang pumayag na si Lola ang hanapin ko si tatay. Tagal niya nang tiniis ang sakit na pagkawala niya. Pero nagawa niya kahit nagtagal. Ang mahalaga, nagawa niya tanggapin. Kung kailan niya naman ito natanggap, saka naman niya malalaman pwede ko pa itong iligtas. Iligtas ng isa pa niyang pinakamamahal. Ako. Kaya lang, ako naman ang posibleng hindi na makabalik. Sigurado kayo dito yung papuntan sa Nicolas? Sigurado ko. Oo, sa dulo ng daan na yan. Doon sa akin papunta sa Nicolas. Sige, oh, salamat ako. Sige, pare. Tapos doon, nung makikita doon tayo isang highway, doon lang doon tayo mag-abang ng jeep papunta San Nicolas. Ha? Pa-fly lalo na naman tayo, Hiyas! Ano ang nangyayari? Ano pa nangyayari? Dati pa. Para iba na lang ang sinama ko. Hello! Sino ba may sabing ayoko sumama? Ang sabi ko lang, I hate provincial trips. Hate? Edi ayaw mo. Ang hate ko lang, yung provincial trips. Pero syempre, I love being with my Pedro. Ika, parang gusto mo akong malos. Sabi ko na nga ba eh. Kahit mo rin si Pedro eh. Gusto ko siyang masolo na. Talaga, Hiyas? Huwag kang maniwala dyan kay Maalindog. Wala nang ibang magawa yan. Uy! Ano naman sila? Ano po talaga nangyayari? Manong-manong, sandali lang mo. Ano ba nangyayari? Ganito ako lang, Kapre. Kapre, ho? Oo. Kapre daw. Oo, nandila pa ng mga bahay. Ay, naku po ako sa'yo, iho. Huwag ka nang tumuloy kasi nananakit na yung kapri sa tao.
bang ibang daan dito papuntang sa kahayan ng San Nicolas? Wala nang daan maliban dito. Kung mo sa'yo, hindi na akatutuloy. Nakaharang kapre sa dadaanan mo. Tari na, dali! Makaabutan tayo, dali! Paano? Tutuloy pa ba tayo? Paano kung hindi umalis ang kapre? Sayang ang oras natin, Pedro. Bahala na. Pasensya na yun daw, sanay na may kapangyarihan. Sabi ko naman sa'yo, nagulat lang. Tara, tuloy na tayo. Teka lang. Bakit pa ba kailangan pa natin maglakad tsaka sumakay ng bus at jeep? Eh, kaya nyo naman lumipad. Lipad nyo na lang ako. Hindi pwede. Ano na lang iisipin ng tao pag nakita ka nilang lumilipad? Yes! Dapat no profile ka lang. Sabi ko nga eh, lakad din. Okay, let's go. Saan ba? Dito. Alam mo, buti na talaga. Taguan ko yung kapre mo kung hindi. Malamang bubog sarado ko. Yes! Isoy! Liga! Kailangan ko gumamit ng mga ibang lakas para matalo ko to. Isoy! Tisoy! Laro tayo, Tisoy! Dali ako, patuloy mo pa! Bato ka yung gusto mo, ha? Bato? Tago niyo ako, tago ka yung gusto mo, ha? Saya ka sa'yo, Tisoy! Kung ako ang bahala sa inyo, ang mga lambana naman ang bahala sa akin. Ang mga lambana ay tulad din ng mga diwata. Sinasabing sila'y nakatira sa malalaking puno na gaya ng akasya o balete. Sila'y nagsisilbing guardian spirits ng kalikasan na nag-aatid ng magandang biyaya sa mga taong marunong mangalaga ng kalikasan. At nagpaparusa naman sa mga taong lumalapastangan dito. Sa kamay na ni Pedro ang kapangyarihan ng mutya at ang tagumpay. Maba sa kanya kaya? Talalo! Tuluhan niya ako! Tuluhan niya ako! Talo tayo, panibigan! Kapre, ako ang harapin mo! Pakilanaro! Sasayangin mo lang ang kapangyarihan ng mutya. Hindi
pagsasayang ang pagtulong. Dapat alam mo yan. Comics presents The Adventures of Pedro Penduko. Sabado, alas 6 ng gabi.